So ayun guys, today is Saturday at alas 4 na ng umaga. Ano tayo ngayon? Mag-fishing tayo. Maiba naman. So, yun. Mamaya na lang pag nandun na ako sa fishing port. Peace! Guys, papunta na tayo dun sa ano, sa pagpapwestoan ko. Medyo malayo-layo pa yung lalakaran natin dun pero ayoko maglakad habang hawak yung phone kasi baka mahulog sa dagat eh. Mamaya na lang ulit pag naka-set up na tayo. So yun guys, andito na tayo sa pagpapwestoan natin at medyo madilim pa kaya ginamit ko na yung flash ng camera ko. So mag-set up muna tayo ng upuan. Mag-set up na tayo ng pamingwit natin guys. Ay, sa mga ano nga pala, sa mga professional or talagang hobby ang pamimingwit. Guys, past time ko lang po ito, hindi po talaga ako magaling dito. Papakita ko lang yung naturo sa akin ng pinsan ko. Yun. Umaasang hindi masiro ngayong araw na to. Kasi nung mga nakaraang pamimingwit ko, kasama yung girlfriend ko, puro fugu, puro puffer fish yung nahuhuli namin eh. Kaya ngayon baka magbabaka sakali tayo, baka makahuli tayo kahit isang edible man lang. Derma. So yun guys, na-set up na natin yung hook natin. Dalawang hook siya. Ayan. Dalawang hook. Tapos, papagandahin na lang natin. Lilinisin lang natin yung mga loose ends. Ayan. Tapos, ang gamit. Just have to keep it in mind. So, lagyan na natin yung pain natin guys. Pain natin guys. Ipon. So siguro at this point, pwede ko nang tanggalin yung yung flash. And guys, tanggal ko na yung flash, baka maubusan tayo ng battery. Sabi ng pinsan ko, pag maglalagay doon ng paen, kailangan itago mo yung hook as much as possible. Ayan, parang ganyan. Yun, gas na tayo guys. So guys, ang method ko ng pagpamimingwit is bait and wait. Hindi ako more on cast and retrieve eh. Hindi ko alam paano yung laro doon sa bait and wait. Simple lang, mag-aantay ka lang. Mas maganda siya kasi more on focus ka sa waiting lang. Tapos nagre-relax ka lang, papahinga ka lang. Ma-enjoy mo lang yung view. Ito na nga ba yung sinasabi ko guys eh, nabato na kagad tayo, wala pa lang. Mag-restart na naman tayo. Wait lang. Tignan ko muna ano nangyari. Natanggalan tayo ng hook. Pero hindi mo siya naputol, so lagyan na lang natin yung hook ulit. So yan guys, naayos na natin uli yung hook. Nalagyan na natin siya na ulit ng isang hook. So sana this time di tayo mabato. At makahuli na tayo na isa.
So yan guys, ang fishing is waiting game talaga. Especially dun sa napili kong ano, napili kong technique or tactic na bait and wait. Yan nga, bait and wait eh. So yan, it might take a while bago tayo makahuli ng or maka-fish on sa line natin. Medyo nagdi-dwindle na yung battery natin. So mamaya na lang ulit pag meron ng huli or pag may nakahuli na tayo, saka ko na lang ulit i-vlog. Pag wala na nahuli, edi next ano na lang, susunod na lang ulit. Better luck next time na lang. So, 'yan. Peace. Guys, siguro i-timelapse ko na lang siguro yung ano, yung sunrise hanggang sa malobat ang phone. Tapos gawa na lang ulit ng ano ng outro pag nakapag-charge na. So, 'yan. I-ano na lang natin yan, i-timelapse lang natin yung sunset. Ay, sunrise pala. Sorry. Guys, nakakuha tayo. Hindi tayo nasira, guys. Nakakuha tayo ng ano ato. Ano ba to? Catfish? Nakakuha tayo ng hito, guys. Nice one! First huli ko na edible, guys. Maliit lang siya pero at least di tayo zero. One. Recast tayo ulit, guys. Sarap sa feeling pag nakahuli ng isa. Lalo na alam mong edible. Kasi ng mga unang mga pamimingwit ko, puro ano eh, puro pufferfish na kukuha ko eh, butete, sabi nga ng pinsan ko. Hindi mo naman pwedeng kainin yun eh. Ang sarap sa feeling pag alam mong edible yung nahuli mo, na parang ano ka, nanalo ka ng loto. Maliit pa yan, pero yun, nice. Good, buti, di tayo nasiro ngayon. At least, na ano ko na, nakuha ko siya sa video. And guys, medyo mababa na yung battery ko, pero nag-3-hook line ako. Para more chances of winning. Tapos ano, last cast na to kasi may lalakarin pa ako eh. Pero next time ulit pag ano, pag Sabado or pag weekend, i-clear out natin yung ano, yung schedule natin, tapos isama ko yung girlfriend ko para mag-fishing kami. So, yan, mamaya na lang ulit, guys. Sana may mahuli tayo sa last cast. And guys, nabato na naman tayo. At yan, siguro yun na yung last cast na natin. So, next time na lang ulit. Medyo may lalakarin pa kasi ako. May mga gagawin pa kasi. So yun, overall experience, ang saya kasi nakahuli tayo ngayon. Next time na lang ulit, next weekend na lang ulit pag ano, i-clear natin yung schedule natin, tapos we just set for the day para mag-fishing. Pero yun, I enjoy this day kasi alam mo yun, nakahuli tayo ng edible. So until the next vlog, guys. Peace. So yan guys, natapos na yung pag-edit ko dun sa fishing vlog ko. Turns out, yung edible ko na nahuli is poisonous pala. Later that day ko lang siya nalaman nung nag-message sa akin yung kaibigan ko na poisonous daw yun at huwag kong hawakan. At nakita niyo sa video, nakita niyo sa vlog na hinawakan ko siya. At buti, hindi ako na ano na natusok nung tinik niya or something na ano na nangyari. So, buti na lang hindi ako na paano. So, yon, rookie mistake, sabi nga nila, kasi nga wala naman talaga akong knowledge sa mga pagdating sa mga isda. So, yon, ang ginawa ko lang naman yung mga tinuro sa akin ng pinsan ko at finalo ko lang yung mga instructions sa akin. Pero yung mga kinds ng isda, hindi ko pa rin siya alam. So, yon, thank you dun sa kaibigan ko, kay AJ, Akigami, na nag-message sa akin na huwag hawakan yung ganun at in-inform niya ako dun sa type ng isda na yon. So, yon. Follow niya sa FB. Meron siyang business na psychics. At 'yan, lagay ko dito yung FB niya. Ayun. So 'yun, until the next vlog na lang, guys. I-clear natin 'yan. Sabi ko nga doon sa video, i-clear ko yung weekends ko at sasama ko yung girlfriend ko para mag-fishing kami. So abangan niyo na lang yung next fishing vlog ko. Thank you at sana panoorin niyo. At 'yun, thank you umabot ka sa dulo ng aking video. Thank you at umabot ka dito sa part na to. At 'yun. Salamat sa panonood, guys. Until the next vlog. Peace.